Samahan niyo po akong muling pakinggan ang isa na namang kabanata ng Masalimuot na Buhay Pag-ibig ni Ara at Santi sa kwentong pinamagatang Magkadugo. Pero bago ko po simulan ang kwento, at kung bago ka pa lang dito, please do subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko. Inaayos ni Papa ang kanyang van na gagamitin sa biyahe. May kalayuan ang lugar ni Tita Carmen. Nakaayos na kami at hinihintay na lang si Kuya Santi. Lingid pa rin sa kalaman nila Tita ang pagtataksil ni Papa. Walang may nakakaalam sa malalayong pamilya namin na may ganong nangyari kina Mama at Papa. Isang bag ang dala ko, habang isang bagahe naman ang dala ni Mama at Papa. Beach daw yung pupuntahan at doon gaganapin ang birthday ni Tita Carmen. Umingay ang isang tricycle sa labas ng aming bakuran. Kumalansing ang kinakalawang naming gate na pumasok si Kuya. Magulo ang buhok nito at naka-white t-shirt lang. May dala itong bag na nasa likuran nito. Santilyo, anak. Singhap ni Mama at dinamba ng yakap si Kuya. Napangiti ako nang mahigpit na niyakap ni Kuya si Mama at hinalikan sa noo. Nagpeking ubo naman si Papa at isinara ang likod ng van. Kumusta anak? Lumapit si Kuya kay Papa at nagmano. Ni hindi ito tumitig. Maayos pa. Tumango si Papa. Kumalabog ang puso ko nang tumama ang tingin namin ni Kuya. Mas kumalabog pa ito nang lumapit ito sa akin at hinalagkan ako sa noo. Kumusta ang kapatid ko? Tanong nito sa amin. Nakaangat ang gilid ng labi. May mapanguyam na ngisi na nakapaskil sa labi nito. Umirap ako sa kanya. Pinagbuksan niya ako ng pinto at si Mama. Dalawa kami sa likod ng van. Ayos na ba kayong dalawa diyan? Tanong ni Mama at nakangiti. Yes, Mama. Halos makagat ko ang labi nang tumabi sa akin si Kuya at magdikit ang aming hita. Alam ninyo, masaya ako dahil nagkakasundo kayong dalawa. Halos mabulunan ako ng sariling laway nang dumugtong pa si Mama. Hindi ko sinulyapan si Kuya buong biyahe. Nasa labas ng bintana ako nakatingin. May panakanakang pag-uusap si Mama at Papa. Minsan, may tinatanong si Papa kay Kuya at sinasagot naman niya ito. Pero base sa boses ni Kuya, hindi niya pa rin ito napapatawad. May gumapang na mainit na bagay sa aking hita. Nakita kong ipinatong ni Kuya ang kanyang kamay sa aking kamay at pinagsalikop iyon. Mabuti na lang, hindi kita nila Mama. Napabuntong hininga ako at dinama ang paghaplos ng kanyang daliri sa aking daliri. As in full touch. Kahit sa mata ng ibang tao, hindi normal ang ganitong klaseng pagkakahawak ng kamay. Ganito ka-intimate at ganito katagal. Mga tanging may relasyon lamang ang gumagawa. Tinangay ng panaginip ang aking kaisipan at ilang oras na katulog. Naramdaman ko ang kanyang init. He wrapped me by his arms. I don't care kung makita man nila Mama at Papa. Walang mali siya naman ito sa mata nila dahil kuya ko siya. Nandito na tayo. Bulong ni Kuya ang nakapagpagising sa akin. Nasa garahe na kami ng isang beach resort. Bago pumasok sa malaki nitong gate ay may pangalan sa ibabaw na Balikaukau Resort. Unfamiliar ito sa akin. Halos 2 oras ang aming biyahe at alas 11 kaming nakadating. Nakita kong pinaghahakot ni Kuya Santi ang mga dalang regalo at bagahe sa likod ng van. Ara, kunin mo ang mga prutas sa basket. Isunod mo sa akin. Utos ni Mama sa akin. Okay, Ma. Kinuha ko ito sa likod ng van. At nakitang
Nasa kamay na iyon ni Kuya. Karga nito sa kabilang kamay ang mga bagahe. Kuya, ako na. Iniwas nito sa akin. Ako na. Marami ka nang dala. Kinagat nito ang labi at numisi. Hindi libre ito. Bumaba ang tingin nito sa aking labi. Inirapan ko siya at narinig ko ang halakhak niya sa aking likuran. Ramdam ko ang init ng aking pisngi sa tuwing maalala ang aming halikan. Magkakasunod na bungalo ang aming magiging tulugan. Ang unang bungalo ay kina Mama at Papa, habang ang kasunod ay kay Kuya bago ang sa akin. Hindi kalayuan ang aming bungalo sa dagat, kaya rinig na rinig ang gangis ng alon. Nakakaantok rin ang hampas ng hangin. Inaayos ko ang aking vintage dress nang may kumatok. Anak, kakain na tayo. Magbihis ka at andyan na sila Tita Carmen mo at Tita Chemen. Opo, Ma. Inayos ko ang pagkakalubid sa aking balikat ng dress na suot. Pinuyod ko ang mahabang buhok at nilagyan ng konting pulbo ang palad at itinapik-tapik sa aking pisngi. Kinuha ko rin ang maliit na lip tint at nagpahid sa aking labi. Ngumisi ako nang makita ang isang dalaga sa aking harapan. Time flies so fast. Ang aking may kalakihang mata ay humubog ng katulad ng kay Kuya. Ang aking labi na manipis at mapula. Ang aking panga, nakuhang-kuha ang anggulo ng panga ni Kuya. Ang aking malamaldit ang hugis na kilay ay katulad rin ng kay Kuya. Kung pwede lang, kahit isa sa aking mukha ay walang katulad ng hindi sa kanya. Kung pwede lang, itakwil ko ang iisang dugo namin na dumadaloy sa aming katawan. Kung pwede lang. May muling kumatok sa aking bungalo. Susunod na ako, Mama. Ara, si Kuya Santito. Pumanting ang aking tenga at naalarma. Tinago ko ang aking mga ginamit. Ang lip tint at pulbo ay itinago ko sa pouch. Isang pasada ng aking kamay sa aking bestida at binuksan ko ang pintuan. Napasinghap ako nang makita ang suplado nitong mukha. Umiirap ito at ginulo ang buhok ng maabutan ko. He's wearing black sando at khaki shirt. Nakasuot rin ito ng gray na bat boy cap. Kuya? Pinasadahan ako nito ng tingin at napalunok. It's really a bad idea, Ara. Damn his accent. Ba't ako nahuhumaling ng husto sa accent niya? Masyadong baritono at paos. Isa iyan sa mga gusto ko sa lalaki at sa kasamaang palad kay Kuya ko nakita. Bakit naman? Lalabas na rin sana ako nang itulak niya paloob ng bungalo. Lumagapak naman ang pintuan. Napamulagat ako, si Tita Carmen, kasama ang bago niyang asawa. Seryosong sabi nito. Nakaupo na ako sa upuan at nakapamaywang siya sa aking harapan. Eh ano naman? Kasama niya ang mga anak ng asawa niya. Oh? Kinuha niya ang cup niya at kinamot ang buhok. Tingnan mo ang sarili mo. Nagpapaganda ka. Hindi malabo, magustuhan ka ng isa sa mga iyon. Umawang ang labi ko. Kuya? Eh di pinsan natin sila. Bakit ako magugustuhan? Anong sinasabi mo? Ang labo mo? Anong malabo? Nagustuhan nga kita, kapatid kita. Hindi malabo, na pati sila. Natahimik ako. Sumikdo ang aking puso nang makitaan ng takot ang mga mata niya. Hindi ko siya kayang tingnan ng ganito. Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Nagkasukatan ang aming mga mata. Gusto mo ako, hindi ba? Tumango ito. Gustong gusto rin kita, kuya. Ngumiti ako sa kanya. Sumilay rin ang ngiti sa kanyang labi.
Unti-unting pinagsalikop ulit ang aming mga kamay. Walang bibitaw. Hinila ako nito at niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang paghalik nito sa aking buhok. Sa cottage na malaki at may video okay, doon ko nakita ang aking mga pinsan. Si Tita Carmen at si Tita Chemen kasama ang mga anak nila. Ang laki na talaga nitong si Santi Mona. Kay guwapong binata. Nakita kong nakipag-appear si Kuya sa mga lalaki naming pinsan. Dalawang lalaki ang anak ni Tita Chemen, habang isang babae sa unang asawa ni Tita Carmen at dalawang lalaki sa ikalawang asawa nito. Ang ganda-ganda ni Ara. Hinagkan ako ng dalawa kong tita. Hindi makapaniwala na ganito na ako ngayon. Dalawang taon lang naman kayo na hindi nagkita nitong mga bata. Sabi ni Mama, ang bunso sa kanilang magkakapatid. Ang tagal rin ang dalawang taon muna. Kaya sulitin na natin to. Niyakap ako ni Nico, ang anak ni Tita Chemen. At ngumiti sa akin si Bibori, na anak na babae ni Tita Carmen, sa unang asawa. You look stunning, Ara. Ngumisi sa akin si Nico. I know. Tumawa ito dahil sa sagot ko. Ganaon ka pa rin talaga, Ara. Mayabang. Hambog ka pa rin naman eh. Ara, pwede mo ba akong kuna ng beer? Biglang sumingit si Kuya sa gilid ko. Santi, nag-peace bump silang dalawa. Ilang bote ng beer, Kuya? Tanong ko dito. Masungit ako nitong tiningnan. Umalis na si Nico at binati sila Mama. Magkatabi kami ni Kuya at pinagmamasdan ang masayang pamilya. Sakto lang mawala ang selos ko. Napakamot ako sa kilay ko. Eto na naman siya. Seloso. Ay, mother, bago umalis sa tabi niya.